A coffee para sa tagumpay na umaga. Yes, good morning and we're back. So this time, pag-usapan natin yung mga rason bakit palaging nafi-failure yung ating mga kababayan sa pag-a-apply ng mga job interviews nila. It's either local or international na interviews man yan. Kasi ang dami-dami nating mga kababayan na kahit anong ginagawa nila during sa mga interviews ay palaging nalalagpak, palaging nababagsak, o hindi natatanggap. Kaya minsan, nagkakaroon ito ng negative impact sa tao na minsan nawawala na ng gana na mag-apply kasi sa mga rejections na natatanggap during sa interviews. May mga pagkakataon kasi na minsan mapaisip natin, ano ba yung kulang na ginawa ko na yung lahat pero hindi ako effective, hindi ako natanggap sa trabaho na ina-applyan ko. So this time, yung vlog natin today is pag-usapan natin ano ba yung mga nakakalimutan, ano ba yung mga dapat natin gawin para sa interview na gagawin sa atin in the near future or may darating tayong mga interviews ay makukuha na talaga tayo ng employer at pasok tayo sa banga para makapag, you know, makuha din yung pangarap natin sa buhay at matanggap tayo sa trabaho na ina-applyan natin. Kasi kailangan lang talaga natin na tatagaan yung loob natin, lakasan yung loob natin, at saka yung confidence talaga natin ay kailangan natin i-boost yan para makuha yung pangarap natin. Kaya stay tuned, pag-usapan natin ano yung mga tips, ano yung mga mas magandang gawin during your internet or during your final or during your interviews. Kaya stay tuned. Ng video makabuluan, di ka nagkamali ng channel at pinuntahan. Ano pang hinihintay, halika simulan natin, talakayan para sa bagong kaalaman. Tips and advice sa vlog ko, i-check mo. Kung yun na gustuhan, i-like, i-share mo sa mga kakilala, kapatid, na friends mo, para malaman ano merong buhay dito sa Canada. Gets mo? Alright, let's get started. So number one, dapat you have to research the company. So kailangan natin i-research talaga yung company na a-applyan natin. At least may little knowledge tayo sa kanila once magtatanong yung interviewer or employer with regards sa may idea ba tayo sa company nila. At least alam natin. It's a way of letting them realize or it's a way of letting them impress na, uy, nag-aaral pala ito or may idea pala ang taong ito sa company na ina-applyan niya. At yan ay plus factor sa isang aplikante pag may idea siya sa company na ina-applyan niya. Number two, think of two reasons bakit nag-i-interest ka na mag-apply ka sa company na yan. Kasi may mga pagkakataon na ibabato sa atin ng interviewer ang mga tanong na yan. So at least aware tayo or handa tayo sa mga possible na questions. So, kailangan tayong mag-isip, ano ba yung rason bakit nag-apply tayo sa kanila? Ano ba yung nag-push sa atin na magkakaroon tayo ng interest sa pag-apply ng company na yan? Kasi, once you are hired, ano ba yung contribution na maibibigay ng company sa buhay natin? So, mas maganda kaya, kasi yan na malalaman din ng mga interviewer, ano ba talaga yung impact once ma-hire tayo? Kasi plus factor yan eh, na kukunin nila yung aplikante sa company nila kasi yung gusto nilang naman nilang kunin is yung magtatagal talaga yung tao sa kanila. So kailangan makita yan ano yung mga nagpapa-interest sa'yo sa company nila. Maganda yan na maging basis mo rin sa pag-a-apply mo kasi once ibabato sa'yo yan, handang-handa ka na sagutin yan at nagbibigay yan ng plus factor para ma-hire ka sa company na a-applyan mo. Number three, think of a good reasons or explanation bakit naghahanap ka ng trabaho. Marami sa mga interviewer talaga na nagtatanong ano yung rason bakit naghahanap ka ng trabaho, ano yung reason behind sa paghahanap mo ng bagong trabaho, well in fact may trabaho ka naman. So palaging binabato sa mga interviewer, what I mean is applicants yan ang mga interviewer. So sa atin kasi, kailangan na very sensitive tayo sa mga sagot na yan. Kailangan na pag-isipan natin ano yung magandang sagot, ano yung magandang rason, bakit tayo naghahanap ng panibagong trabaho, ano yung rason mo, bakit aalis ka sa trabaho na meron ka pang kasalukuyan. Kasi nag-iisip din yung mga interviewer, ano ba yung rason ng taong ito, bakit nag-a-apply sa trabaho ito, bakit iiwan ang kasalukuyang trabaho meron siya. So, we have to think it
we have to sleep on it. Ano ba talaga yung magandang rason na ibibigay natin? Bakit naghahanap tayo ng panibagong trabaho? So, make it sure sa mga explanation na ibibigay mo is from the heart talaga at saka yung totoo talaga with conviction para paniwalaan ka ng employer na naghahanap ka talaga ng panibagong trabaho para sa greener pasture na hinahanap mo. Yun ang dapat na isipin mo, greener pasture. Kumbaga, magkakaroon ka ng kaginhawaan sa buhay, kaya naghahanap ka ng panibagong trabaho at saka sa company nila ay ikaw ay nag-a-apply. So, yun, yung mga ganun. So, we have to think, we have to make sure na convincing yung mga explanation na yan para siguradong pasok tayo sa banga. Number four is prepare a talk for a specific accomplishment. Most of the employers actually ay magtatanong sa atin with regards sa mga accomplishment na nagawa natin in the past. So, kailangan detalyado tayo yung numbers, yung real accomplishment na nagawa mo ay kailangan natin ma-share. Kailangan ma-prepare mo yan para maayos mo pagka-deliver once ilalatag mo na yan sa employer. Kasi ang dami-dami mga employers na talagang magtatanong sa atin, ano ba yung nagawa mong accomplishments sa mga previous ng mga companies mo? So, kailangan ihanda natin yung sarili natin with regards sa pagbibigay ng mga detalye ng mga accomplishments natin. Kasi nakakadagdag yan ng puntos para ma-hire talaga tayo at saka para convincing naman talaga yung pag-deliver nyo with regards sa pag-share nyo ng mga accomplishments sa buhay nyo. So, make it sure na totoo yan at saka make it sure na detalyado yung pag-share nyo para convincing at saka ma-convince nyo talaga yung employer para ikaw ay mapili sa posisyon na ina-applyan mo. Number five is you have to get familiar with your resume. So, kailangan na pag gumawa tayo ng resume, it should be updated. At saka pag-aralan natin lahat ng mga detalyeng binibigay natin sa resume. Kailangan na pag-aralan natin lahat ng mga bagay na nasulat doon. Lahat ng mga sinulat mo ay dapat alam mo. Kasi doon lang din naman iikot sa resume yung lahat eh. Kailangan na alam mo para hindi ka magkakamali. Kasi usually kasi pag hindi bangga yung sinasabi mo sa resume mo, hindi ka talaga tatanggapin. So, make it sure na pag-aralan mo yung resume mo para lahat ng mga ataking ibibigay nila sa loob ng resume mo ay alam na alam mo. Kasi doon lang naman iikot yung lahat. So, make it sure na prepare ka at na pag-aralan mo na yung ginagawa mong resume. Number 6, you have to practice your answers sa mga common questions na i-raise during sa interviews. So, kami dati, bago kami sumalang sa interview, 1 month preparation yung ginawa namin na pinapractice talaga namin yung sarili namin sa mga sagot sa mga common questions. Kasi ikaw din naman, alam mo yung mga common questions na itatanong during sa interviews. At once naka-experience ka na sa interview, so alam na alam mo na talaga ano yung mga possible na mga questions na lalabas. So make it sure na napag-aralan mo na yan. Mas maganda kung isulat mo talaga para detailed mo na ma-explain, detailed mo na maibigay. At saka importante kasi sa mga answers ay yung bigat nito. It's not just about na makapagsalita ka lang, makapagsagot ka lang. No. Kailangan talaga na pagsagot sa mga bagay-bagay or sa mga tanong, make it sure na lagyan natin ito ng kulay or bigatan natin yung mga kahulugan nito na talagang makaka-relate yung interviewer na it's from the heart talaga yung mga sagot natin. So, kailangan natin i-prepare, kailangan natin na mag-practice para sa mga katanungan na ibabato nila during sa interviews. Kasi mas maganda kasi na prepare ka na alam mo na ano yung isasagot mo para hindi ka maging kabado sa pag-iisip kung ano man yung isasagot mo. So, kailangan na prepare ka na, and then mas maganda na isulat mo yung mga possible questions and then sagutin mo para at least yan yung way na maging handa ka sa darating na interview sa buhay mo. Alright, number 7. Reread the job description. So, sa pag-a-apply natin, yung mga companies, nagpo-post yan sila ng mga job descriptions or mga postings nila ng mga job. So, kailangan basahin natin na maayos yung mga job descriptions. Nabangga siya sa experience natin, nabangga siya sa skills natin. Kasi
ang dami-dami mga Pilipino na nag-a-apply ng job position na yan, pero hindi aligned sa description. So yung job description talaga yung titingnan natin kung align ba siya or match ba siya sa skills natin or sa experience natin. Kasi ang dami-daming hindi na-hire kasi hindi bangga yung hinahanap ng company sa experience ng aplikante. So make it sure na basahin natin ng maayos ano yung job description na pinost nila para match ito sa skills or sa education or sa experience meron tayo para swak tayo na tayo talaga yung hinahanap ng employer na yan. So double check yung job description, reread it. Number 8 is you have to dress appropriately. May mga jobs interview na kinakandak sa phone, sa Skype, at saka sa one-on-one interview basis. So make it sure na decente tayo, make it sure na appealing tayo, or let's say formal or semi-formal can do. Na it's a way of getting impression kasi sa employer natin. So make it sure na decente din naman tayo na humarap sa kanila. Kasi decente din naman yung taong hahanapin nila. So pag Skype interview, make it sure na formal. May mga kwelyo-kwelyo. Pag personal, ganun din. You have to be formal para naman impressive sa mga mata ng mga interviewer. So make it sure na pag mag-undergo kayo ng mga interviews, kailangan ipakita mo yung pinaka-the best mo na suot. Kasi it's a way of impressing your employer. Yes, last na tayo. The last one is the power of gesture. Alam nyo ba na importante yung gestures natin pag nakaharap na natin yung employer? Kasi nakakatulong ito sa atin na ma-express natin ano yung mga dapat nating ilabas or lahat ng mga gusto nating ipakita. So sa mga gestures natin, pag hambog tayo, nakikita yan. Pag calm down tayo, lahat nakikita kasi sa atin yan. Lalong-lalo na sa, kahit na sa Skype or kahit na sa one-on-one interview, make it sure na sensitive or aware kayo sa mga gestures na pinapakita nyo. Kasi isa din yan na rason na pwede ka hindi tanggapin kasi yung gestures mo masyadong hambog. Pwede kang tanggapin kasi yung gesture nyo is okay lang. So make it sure na sa gesture nyo, hindi siya offensive or hindi siya pangitingnan. So yung gesture kasi natin nakakatulong to para ma-express natin yung saloobin natin, ma-express natin ano yung mga dapat natin i-express. So yung normal gestures can do. Huwag yung pakita nyo na may mga gestures kasi na mukhang hambog, may mga gesture na talagang iba yung dating sa mga employer, na offensive siya, destructive siya. So we have to make sure na yung mga gestures natin sa loob ng interview, sa loob ng room kung saan tayo in-interview ay okay lang talaga sa mga mata ng employer. So yun, sensitive din tayo at saka dapat maging aware tayo sa mga gestures na pinapakita natin. So way ng pagpapractice natin, mas maganda na tumingin tayo sa salamin. Tingnan natin yung sarili natin kung ano yung mga gestures natin once sasagot tayo sa mga katanungan. Kasi nakakatulong yung gestures natin para ma-convince yung employer na eto, tatanggapin ko to. So yun. Yes, we're all done. So yun ay mga iilang mga bagay-bagay lamang na lagi nating tandaan pag sasalang tayo sa final, initial, or second interview. It's either local na interview man yan or international. Lalo na dito, bound sa Canada. So, importante na pag-aralan natin yung mga bagay na na-mention natin. Kasi, nakakatulong yan para ma-hire talaga tayo. Kasi, may mga tao talaga na hindi sila na-hire kasi nakakaligtaan nila or hindi nila napaghandaan or hindi sila well-prepared. Minsan kasi nasabi natin well-prepared tayo sa sarili natin pero kulang pa pala. Kaya, kailangan natin talagang pag-aralan yung mga bagay-bagay para siguradong ma-hire tayo once sasalang tayo sa interview. Kasi ang sarap talaga sa pakiramdam na isang salang mo lang, hire ka na. So, kailangan make the best of it during sa interview. Kailangan ipakita mo na yung the best mo during that time para hindi ka na ma-fail pa or hindi ka na mag-a-apply pa sa iba. Nandyan ka na. So, you have to show the best. You have to make your best
sa interview na yan. Kaya galingan mo na. So, it's a way guys na ang vlog natin na ito ay nakatulong sa atin talaga para ma-hire tayo sa mga trabaho na gusto natin in the near future. So, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa vlog natin today. Have a great day, everyone. Paalam! Like a hell cat.